tubig na, boss. Oo. Oh. Ang tubig eh. Ayok. Tubig. Tubig, may halong ko ano? Milo. Ha? Ha, may halong ko ano tawag dyan? Yung kalawang. Ay, si ano? Tapos habang pilinisan niya, iwan mo. Iwan mo, ito kung sabi kayo pag ano niya, pag-ilis niya. Dahan lang. Tapos kung may pipicturan ka, bali ilayo mo siya konti. Ilayo mo siya konti. Tapos, kailangan nakita yung ano, kita yung apat. Picturan mo, yan. Picturan mo. Yan, picture. Yan. Diba? Anong motor to? Anong motor to? CBR 1000. Na yung gulong ng Yamaha R6 guys. Ayan. Yung gulong na ipapalit natin. Tapos ito na yung brake pad niya. Original 'yan. Oh. Yung mga brake pad natin ikakabit. Ito yung motor ni sir. Ayan. Tapos talaga 'yan, sir.
Ito naman ay ano, Z1000 ito. Top overhaul. Dahil ano nangyari diyan? Natupod sa loob, nagapak na. Lumalagapak? Nagatakan. Tumatagaktak. Lakas. Top overhaul. Yung ano niya, yung barbola ba to? Barbola. Yung barbola, tukod. May tumutukod. May nabibili pang beto para sa... Pero, mabilis lang naman siya gawin pagka-kompleto lang yung pyesa. Kasi dati may ginawa kaming Z1000 din. Buo yun. Binaba yung makina. So, mabilis siya ano. Mabilis siya nagawa dahil pagkakawa sa akin naman, kompleto naman ng pyesa. Ito naman ay ano to. PMS. CBR1000. Si Sir ay galing siya ng Batangas. Batangas. Kakilala mo pala si Kuya o Utan? O Utantin. Utantin tawag ni. Siya nag-refer sa akin eh. Ah, siya nag-ano. Nag-message siya sa akin, sabi niya, at andyan na yung tropa ko, sabi niya, gano'n. Nung isang araw pa niya sinabi sa amin na may ganyan. Oo. Kami din po nagbaba ng makina noon. Yung Repsol mo. Oh, kami nagbaba noon. Ang ano naman yan sa kanya, mabilis lang din na, ay, siguro mga ilang buwan din ata. Kasi in order pa yung buong, parang kahalahating makina niya. In order pa sa ibang bansa. Tagal ko inaawitan yung unit niya, ako dapat bibili. Ayaw na yung ibenta. Ayaw niya. Kumuha na lang ako. Oo. Malakas, oy. Malakas yung unit niya na. Kahit na ano. Sabihin na natin ano. Sabi niya sa akin, nagpalik na daw siya ng ano, bagong lahat. Oo. Sayang nga hindi namin nabidyohan yung ano na yun eh. Yung habang ginagawa. Kasi paputol-putol kasi yung ano namin noon nung gawa kasi lumalagpas ng ilang buwan bago na naman magawa, ganun. Kasi in order pa nga yung pyesa. Oo. Kaya hindi siya na biduan ng maayos. Hindi tulad sa CBR na 1000 din na binaba namin yung makina, yung kulay red. May nababa rin kami ng ano. Saglitan lang yun. Kasi ano lang, buwan lang ata yun. Kaya nabiduan talaga yan ng maayos yun. Yung napapansin nyo, andun na naka-post yun. Mula umpisa, mula binaba hanggang pagbalik. Pagkabit, lahat yun. Wala eh. Nung nakaraan lang, kung ano dapat eh, kung dapat ni PC. Mabilis lang talaga pagka may pyesa. Kompleto lang pyesa. Ang hirap pagka ano, may pyesa naman siya pero kaso nga lang, ano, tawag niya medyong mga old model, mahirap yung pyesa. Tingnan mo yung mga nakatambak niyan, kadalasan mga old model yan. Oh. Ayan, mahirap sa pyesa niyan. Pero alam ko dumating kanina yan to. Hindi ba yon? Iba yon? Ayan. Oh, tapos na. Hindi, dumating yung pyesa niya. Yung muna. Ito. Ayan, wala pa. Wala pa? Ano yan? Hirap pyesa niyan. Meron kami dati. Suzuki. Kaya wag na wag kayo bumili ng Suzuki. Napakahirap. Oo, talaga. Alam mo dati, may binaba kaming ano dyan, makina. Bearing lang talaga yung kailangan. Isang piraso lang. Anak ng pating, umabot ng isang taon sa amin unit. Hindi talaga kami nakahanap. May nahanap kami, kaso nga lang, ang gusto ng may-ari, buo. Anuhin naman namin yung buo. Ano, mag-abuno kami. Bearing lang yung kailangan namin. Bearing sa makina? Mm-mm. Gusto ng ano, buo yung bibili namin. Eh, hindi naman pwede. Binalik na lang namin, ayun, wala, hindi talaga naayos. Pati yung may-ari, naghahanap na rin, wala rin siyang nahanap eh. Kasi sabi namin sa kanya, tulungan mo kami maghanap. Meron naman sa ibang bansa, kaso nga lang, surplus din.
surplus. Ngayon, eh, ayaw namin mag-ano, magsugal kasi syempre surplus. Baka mamaya, pagdating dito, sira naman. Edi, goodbye yung ano mo, abono. Oo. Ayaw namin talaga mag-ano, kunin yun. Kaya binalik na lang namin sa may-ari, hindi talaga nagawa. Hirap yasa niyan. Lalo na yung mga ano, ganyan, Suzuki, Aprilia, yan. Hirap ng piyasa. Ha? Oh. Oo. Binabalik namin sa customer pagka gano'n. Kaya di ba nga to, nung merong binaba dito na ano din, Aprilia din, yung ikaw gumawa nun, pinabalik na lang natin. Kasi wala naman talagang piyasa dito eh, alam na namin eh. Siya pinahanap namin eh. Hanap siya sa ano, sa online. Wala siyang nahanap talaga. Sabi, sinabihan ni FJ, sabi ko sa'yo, wala kang mahanap dito eh. Huwag mo na lang subukan kasi kami, ilang taon kami naghanap ng mga piyesang ganyan. Aprilia, ang piyesa mo. Oh. Ang tubig. Tubig. Tubig may halong ko ano? Mailok. Ha? May halong ko ano tawag diyan, yung kalawang. Ano bang normal na temperature nito? Nasa ano lang yan, naglalaro sa ano. Hindi ko alam kung ano ang temperature. Pag lang aabot ng 250. Agapan mo to. Kasi balang ano, maghahalo. Maghahalo yung ano to, yung coolant at saka yung langis mo. Pupunta yan dun sa radiator, ano, baba, mag-aano yan sa makina. Sa makina yan. Pupunta. Ano yung nararamdaman mo pagka pinapatakbo mo siya? Okay lang. At least mga uminit. Stable siya sa 200 to 250. Stable siya sa 200 hanggang 250? Dito yung coolant. Ano niya? Oh. Coolant. Halong ano to? Langis na yata. Ha? Hindi naman. Coolant lang. Pero ano? May halo siyang ano? Itong pinagalan kasi may langis. May halo siyang, ano ba tawag dyan? Kalawang. Radiator yan, di ba? O, ano tawag yun? Kulat? Ano sa pagkakita? Ito. Ito ay ano. Ito ay bata pa yung udo nito. Ilang udo nito? Ano sa papay na talaga ito dati? Talagang yung fuel pump niya, ng alawang. Ilang udo pa lang ito? 4+. 4+. 4+. Manis. Oh. Grabe. Kalawang pang-change oil. Ayun, ito yung ano, ito yung kalawang sa ano niya. Anong langis ko? Yung pang-change oil. Yan, yan yung ano niya, alooy. Grabe. Epop siya eh. Kalawang. Sa ano yung mga R6 o kalawang?
Grabe na to ah. Oh my God! Sabaw. Sabaw-sabaw pa. Ito yung gamit niya. Meron dito yung talong, alin dyan, overhaul talaga yan. So kahit isa lang, ito yung mga carbon. Yan yung posibilidad, kaya ganun yung malaga pa. Pag-arangkada, tak-tak. Pero titignan ko na rin lahat para isang nap-overhaul na rin naman. Lilinisan muna na lahat yan. Uh-huh. Guys, ito na yung Yamaha R6 na pinalitan natin ng gulong. Harap at likod. Yan. Tapos palitan na rin natin siya ng brake pad. Ito yung pinakita ko sa inyo na brake pad kanina. And ito rin siya kanina yung pinalitan natin ng coolant. Yung nakita nyo yung kanina, yung sobrang dumi, yung kalawang. Yan. Ito yun. Sobrang kalawang. So, huwag nyo ugaliin na may ganon na, kasi minsan pagka maghalo na yung coolant at saka langis, wala na. Overhaul yung labas ng motor mo. So, malaki pa naman yung gastos pagka overhaul na yung usapan. Ano yung makina nyo dyan. O overheat. Ito kanina to, itong ano, nag-overheat daw eh. Dahil sa coolant niya, ganon na yung nangyari. Kailangan, buti na lang, naagapan niya kaagad yung ano niya, motor. Si kanan lang daw niya nabili ito. Siguro na-stuck ito, hindi na nagagamit, tapos ganyan. Hindi na palinis. Masyadong maano. Masyadong madumi na yung coolant, hindi na palitan. Expired na masyado yun. Ilang taon siguro na yung ano to, nakatambak tong R6 na to. Masyadong dumi. So kahit palitan pa siya natin ng ano, ng coolant, so hindi ka agad-agad na malinis, kaagad yun lahat kasi yung sa loob nga nun, yung anuhan ng coolant is nagkaroon na rin siya ng kalawang. So ang gagawin niya na lang, pagka nag-change oil siya, isasama niya na rin yung coolant para na dahan-dahan siyang lilinis. Kasi nga, syempre, hindi naman sa pag-isang lagay natin ng coolant ay malinis kaagad. Meron talagang maiiwan na mga ano yan dyan, bakterya. Charot. Itayo mo. So, pitin mo nga yung tubo niya. Yung loose niya. Dito? Dito. Kung may mga kalakalawa. Wala naman? Na? Parang bato-bato yung tubig.
cut mo na. Ito na oh. Magagas talaga oh. Tayo. Lagyan mo. Lagyan mo. Ako na magawa. Lagyan mo doon. Press.